Uso ngayon ang mga sorpresa, lalo na't magpapasko. At ang mga OFW, kanya-kanyang pasabog at post agad nila sa FB upang kapulutan ang aral ng mga makakapanood. May iyakan at may kapalit na saya pag nakita nila ang kanilang pamilya. Pero may malungkot din naman dahil sa nagulat na pag-uwi ng ama ng tahanan na isang OFW na hindi nila alam. Pero naiiba yata ang naging karanasan ni Pablo, isang engineer sa bansa ng mga Arabo. Walang saya at lungkot lamang ang kanyang naaabutan sa kanyang biglaang pag-uwi ng Pilipinas. Tandang-tanda pa ni Pablo ang lahat. Mula na mag-asawa siya, naghirap na ang buhay niya. Ang kanyang napangasawa ay isang babaeng mataas ang pangarap. Nakapagtapos naman ito ng kolehiyo, kaya lang may dalawa pa itong kapatid na patatapusin. Dahil mahal niya ang kanyang kasintahan, sinuportahan niya ito at tumulong sa pagpapaaral ng dalawa pa nitong kapatid. At dahil pareho silang kumakayod, nahihirapan si Pablo dahil sumusuporta pa siya sa kanyang magulang. At ang kaisa-isa niyang kapatid, pinanganak pang may problema sa pag-iisip. At ang hanap buhay naman ng kanyang ama ay ang kanilang pigiri. At mula nang siya ay isilang, yun na ang nakamulatan niyang hanap buhay ng kanyang itay. Marie, pwede bang pass muna ako sa pagbibigay sa iyo ng pera? Mga 2 buwan lang, ipapagawa ko lang ang babuyan namin at check up ni ate next week. Pablo naman eh. Bakit naman sumabay sa exam ng kapatid ko? Expected ko na ikaw ang magtutuition, di ba? Sad naman ni Marie. Pero nakakaawa na ang pamilya ko, Marie. Mapapabayaan ko na sila. Ang usapan natin, pag may sobra ako, saka lang ako mag-aabot ng tulong sa'yo. Pero ang ginawa mo, ako na lahat. Alam mo naman na may obligasyon pa ako sa pamilya ko. Ani Pablo. Ah, ganon? E di break na tayo. Ikaw ang may gusto niyan. Bahala ka, Marie. Sagot naman ni Pablo. Nagulat naman si Marie. Hindi niya sukat akalain na yon ang isasagot ni Pablo. Kaya sabay-bawi nito at nilambing agad ang kasintahan. At si Marie ang gumawa ng paraan para sa tuition ng kanyang kapatid. Itay, okay na ba? Sabihin mo sa akin pag kailangan pa ng repair ng ibang kulungan at magtatag-ulan na, baka bahain na naman ang mga baboy. Ayos na yan anak, salamat. Mahalaga lang eh, matakpan ng dinadaanan ng tubig patungo sa ilog. Sad naman ng kanyang tatay. O sige po itay, heto ang pera pampacheck up ni ate at pambili ng gamot. Eh salamat Pablo, napakabuti mo talaga anak. Kaya hindi ako nagkamali na patapusin ka sa kolehiyo. Ayaw mo bang mag-abroad anak? Eh tutulungan kita. Yung lote natin, ibenta mo. Gamitin mo sa pag-aastikaso mo. Naisip ko na rin yan, itay. Hayaan mo po at pag-iisipan ko pong muli. Nakakahiya naman sa boss ko pag iiwanan ko agad siya. Kulang sila ngayon sa engineer. At nakailang taon pa muna bago mag-resign si Pablo. At nang mahalata ni Marie ang plano nito, agad itong nagdrama at bumuo ng magandang plano para mapangasawa ang kanyang kasintahan. Pablo, pakasalan mo muna ako. Hindi na ako tinatnan. 2 weeks na. Mapapatay ako ng itay pag tumuloy ito. Drama ni Marie. Pero Marie, hindi naman tayo nagtatalik lagi ah. Saka sigurado ka ba? Mag-aasawa ka agad eh, may pinag-aaral ka pa. Ako kasi Marie, bala kong ipagawa ang bahay namin. Mapagawaan ng tamang kwarto ang ate ko at ang nanay at tatay ko. Matatanda na. Hindi pa ako ready mag-asawa Marie. Sana maunawaan mo ako. Pa-check up ka muli para sure ka. Pero hindi nagpatinag si Marie. Mas lalo nitong inakit si Pablo bago makaalis ng Pilipinas. At napilitan na magpakasal sila sa Huwes at napilitang iuwi ni Pablo si Marie sa bahay nila. Nay, tay, si Marie po. Matagal ko na siyang kasintahan. Alam naman ninyo yan. Pasensya na po kayo. Kasal na po kami sa Huwes. May edad na kami, kaya po kaibigan na lang namin ang naging saksi.
Anak, naku, wala namang problema sa amin ang nanay mo. Eh nasa tamang edad ka na at karapatan mo yan. Malaki ng bahay natin. Mabuti naman at may makakasama na kami sa pag-alis mo. Saad ng tatay ni Pablo. Agad namang inayos ni Pablo ang kwarto niya. Malaki ito at siya lang ang nasa taas ng bahay nila. Malawak at walang kasama si Marie sa itaas pag-alis ni Pablo. Ayan Marie, maaliwalas dito at sina itay at inay nandun sa baba kasi gawa ni ate. At alam mo naman ang sitwasyon ng ate ko, sana maunawaan mo ha, ani Pablo. Basta huwag ba akong papakialaman dito sa taas ay ayos lang. At uuwi din ako lagi sa bahay kasi ako lang din ang inaasahan nila doon. Alam mo din yun Pablo, baka Saturday at Sunday nasa bahay namin ako. Sagot naman ni Marie. Ilang araw na lang at aalis na si Pablo at kailangan niyang mag-placement fee. Kaya napilitang ibenta ni Pablo ang maliit na lote nila. At ang natira, hinati niya sa magulang niya at kay Marie. Malawak pa naman ang lote nila. Maging ang tayo ng bahay nila ay malawak pa. At ang tayo ng piggery nila ay sapat para sa negosyo ng ama ni Pablo. At dahil may problema sa pag-iisip ang ate ni Pablo, halos lahat ng ari-arian nila kay Pablo na ito lahat mapupunta. At yun ang inaabangan ni Marie. Kaya kahit maraming naniligaw sa kanya, si Pablo ang pinagtsagaan niya. Lalo't mag-aabroad ito at alam niya malaki ang sahod nito at engineer ang trabaho nito. Paalis na ako Marie. Ikaw na sana ang bahala sa magulang ko. Alam mo naman, mahal na mahal ko ang pamilya ko at ang ate ko, pagpasensyahan mo na ha. Yan lang naman ang bilin ko sa'yo bilang asawa ko. Oo na. Nako, tama na nga ang drama. Sige na at baka maabutan ka pa ng traffic. Saad naman ni Marie. Nagpaalam din si Pablo sa kanyang magulang na malungkot at napapaluha ito. Dahil unang pagkakataon iyon na mapapalayo siya sa kanyang magulang at kapatid. Sa unang taon ng kanyang pagtatrabaho sa Saudi, maayos naman ang lahat. 30 mil kay Marie at 20 mil naman sa kanyang magulang ang kanyang padala buwan-buwan. At masaya si Pablo dahil maganda ang kanyang trabaho at walang nagiging problema sa kanyang mga mahal sa buhay. Nagbakasyon si Pablo at nakita niya na ayos naman ang lahat at sabi ng kanyang magulang, sa loob daw ng 2 taon, minsan lang daw nadalaw si Marie. Nagtataka man si Pablo ay hinayaan na lang niya. Umuwi naman si Marie nang andun na si Pablo at puro problema ang kwento nito. Na kesyo, nabuntis ang kanyang isang kapatid at hindi nakapagtapos. At kesyo, napasan lang kanilang bahay at lupa dahil nagkasakit ang kanyang ama. Marie, bakasyon ang gusto ko. Ayoko ng problema. Pakiusap. Hindi naman ako nagkulang ng pagpapadala sa iyo buwan-buwan. Pahinga ang gusto ko, Marie. Pakiusap. Ani Pablo. Asawa kita, Pablo. Masama bang dumaing? Walang masama, Marie. Pero ang 30 mil buwan-buwan at wala naman tayong anak. Akala ko nga buntis ka, hindi pala. At yun bang 30 mil na pinapadala ko sa iyo ay hindi man lang nakatulong sa pamilya mo? Tanong ni Pablo. Nanlisik ang mata ni Marie at sinampal si Pablo. At galit itong sinabi na para 30 mil na yun pag-iisipan pa ni Pablo. At nag-away na ang dalawa dahil sa pananakit ni Marie. Mula noon, hindi na nag-imikan pa ang mag-asawa. Sa loob ng isang buwan na bakasyon ni Pablo, hindi na umuwi si Marie at hinayaan na ni Pablo ito. Anak, aalis ka bang may samaan kayo ng loob ni Marie? Tanong ng nanay ni Pablo. Hayaan mo po siya, inay. Parang nakakaloko na kasi. Pinakasalan ko kasi buntis daw. Yun pala, hindi. Tapos 30 mil buwan-buwan, ubos. At nadaing pa at nakasanla daw ang bahay at lupa nila. Tapos nagtanong ako kung hindi ba nakatulong ang padala ko buwan-buwan. Abay, sinampal pa ako at nagalit. Napailing na lang ang magulang ni Pablo at umalis na ang anak nilang masama ang loob kay Marie. Ayaw naman nilang makialam kaya nagpaalam naman ng maayos si Pablo sa kanyang magulang. At wala pang 1 taon nang umalis si Pablo ay may ginawang hindi tama si Marie. Naghahakot ito ng gamit sa bahay ni Pablo at hinayaan na lang na mag-asawa
dahil manugang naman nila si Marie. Pero ilang buwan pa muli ang dumaan ay isinama na ni Marie ang kanyang magulang, ang kanyang ama na na-stroke at ang kanyang dalawang kapatid na babae na ang isa ay may anak na. May karapatan po ako sa bahay na ito at kasal ako kay Pablo. Nagkaproblema po kami, narimata na ang bahay at lupa namin, kaya karapatan ko po na dalhin ang pamilya ko dito, ani Marie. Ah, eh, ayahan mo at itatawag ko sa anak ko. Huwag na po at kami na lang mag-uusap, huwag na po kayong makialam. Eh, sige, kayo ang bahala. Ang paalala ko lang, Marie, buhay pa kami at may kapatid si Pablo, kaya hindi pa ito sa inyo. Ang bahaga ito, naman ako sa magulang ko at nasa pangalan ko pa ito, kaya hindi pa ito sa inyo. Sad naman ang tatay ni Pablo. Dami niyo namang sinabi, basta ipaglalaban ko ang karapatan ko bilang asawa. Tapos ang usap at kung ayaw niyo, wala akong magagawa at nag-usap na kami ni Pablo. Mula noon, naging impyerno na ang buhay ng magulang ni Pablo. Parang ang may-ari na ng bahay ay ang pamilya ni Marie. At binubuli nila ang ate ni Pablo. At sa halip na ang itaas lang ang kanilang tirhan, maging ang babang bahay, kanila na ring inukupa. Ayaw ng magulang ni Pablo na mag-isip ang anak sa Saudi. Kaya tiniis nila ang lahat at pag-uwi ni Pablo, doon sila magtutuos. Mare, bakit ka pumapayag na pagtawanan ng ate ni Pablo? Sipag mo siya at alam mo na may problema ang anak namin. Galang naman ang kapatid ni Pablo. Kasi naman, pakalat-kalat dito. Ikulong mo kasi sa kwarto nang hindi nakakaabala. Sagot ng nanay ni Marie. Oo nga, ipasok nyo kaya yan sa mental. Wika naman ni Marie. Pag nalaman ito ni Pablo, ewan ko Marie. Hindi mo magugustuhan ang aksyon ng anak ko. Sagot ng tatay ni Pablo. Tinawanan lang sila ni Marie at gustong gusto nang tawagan ng tatay ni Pablo ang anak nito sa Saudi. Pero pinipigilan siya ng asawa nito dahil baka hindi makayanan ni Pablo ang malalaman at baka mapahamak ito sa trabaho. Malapit nang magbakasyon muli si Pablo at palala ng palala ang sitwasyon. Kaya ang kubo nila sa Babuyan, doon na muna nanirahan ng magulang at kapatid ni Pablo para lang makaiwas sa gulo at tuwang-tuwa naman ang pamilya ni Marie. Ilang buwan na lang at darating na si Pablo. Siya nang bahala. At may karma. Hindi tayo naging masama sa kanila. Sad ng nanay ni Pablo. Pero may plano pala ang Diyos at umuwi si Pablo na walang pasabi at napaaga sa inakala ng kanyang magulang. Isusurpresa ko ang inay at itay. Hihiwalayan ko na si Marie. Buo na ang desisyon ko. Ani Pablo habang nasa eroplano na. At agad itong nag-rent ng taxi sa airport at maaga pa nang makarating siya sa kanilang bahay. At sa malayo siya bumaba ng taxi upang masurpresa ang kanyang mahal na magulang. Pero siya pala ang masusurpresa at nanlaki ang mata ni Pablo. Ang daming tao sa bahay nila. At pagpasok niya, wala ang kanyang magulang at ang kanyang ate. At kitang-kita niya ang magulang at kapatid ni Marie na akala mo'y kanila ang bahay nila. Asan ang magulang ko? At ang ate ko? Sigaw nito. Aba Pablo, andito ka na pala. Wika ng nanay ni Marie. Sagutin niyo ko. Marie, asan ka? Hayop ka? Nay, tay, ate, asan kayo? Tumugon naman ang tatay ni Pablo at nakita ni Pablo na nasa kubo ang kanyang magulang at kapatid na akala mo'y mga yagit. Katabi nila ang mga baboy habang ang pamilya ni Marie buhay mayaman. Anak, andito kami. Kami na ang umiwas sa gulo. Bahala ka na anak. Hindi kami makikialam. Saad ng tatay ni Pablo. Lumabas naman ang kwarto si Marie at halatang bagong gising at sinalubong si Pablo ng sampal at nagulat ang lahat. Kayong lahat, magsilayas kayo sa pamamahay ko bago ako makalimot sa sarili ko. Layas! Sumama ka na Marie at idedemanda kita. Uubusin ko ang 2 taon kong ipon. Mabubulok ka sa kulungan. Sigaw ni Pablo.
Pablo, asawa mo ako. May karapatan ako sa bahay na ito. Karapatan? Pinikot mo ako at minaltrato mo ang magulang ko at ang PWD na kapatid ko. Kakasuhan ko kayo. Magkakaubusan tayo. Lintik lang ang walang ganti, Marie. Pinuno mo ako. Napakabait ko sa'yo. Malaking halaga na ang nakuha mo sa akin. 4 na taon mo akong niloko at hindi ka pala buntis. Lumayas kayo sa pamamahay ko. Maawa ka, Pablo. Stroke na ang itay ko. Maawa ba ka mo, Marie? Ang ate kong PWD, pinatira mo sa kubo katabi ng baboy? Ang lamig, ang lamok, ang nanay at tatay ko, matanda na. Maawa pa ba ako sa'yo, ha? Sigaw ni Pablo. At nagwala na si Pablo. Nagbasag ito ng gamit at pinagtatapon ng gamit ni na Marie sa labas ng bahay. At walang nakaawat sa kanya. Kaya dali-daling nag-alisa ng mga kapatid ni Marie at isinama na ang kanilang magulang. Halos lumuhod si Marie at nagmakaawa dahil wala na daw silang pupuntahan. Pero sarado na ang utak ni Pablo. Pinagtulakan niya si Marie sa labas ng bahay at itinapon ang mga damit nito. Nagkagulo ang buong barangay at nang gitna naman si Kapitan. At nang malaman ng lahat, tinulungan nila ang mag-anak ni Marie na hakutin ang kanilang kagamitan. At sa malayong kamag-anak muna ito tumuloy. At nagsampa ng kaso si Pablo kinabukasan. Hindi naman sumipot si Marie. Nalaman na lang ni Pablo, umalis ang mag-anak at nagtungo sa probinsya nila. Mahal na mahal ko kayo, inay, itay, at ikaw ate. Habang ako'y nabubuhay, walang mang-aapi sa'yo. Tandaan niyo yan, mahal na mahal ko po kayo. At kahit hindi na ako mag-asawa pa, basta kasama ko kayo, masaya na ako. Ani Pablo. Muling nag-abroad si Pablo at sa ibang bansa naman ng kanyang pinuntahan. At mas malaki ang sahod at lalong naging maginhawa ang kanilang pamumuhay. Umibig naman muli si Pablo sa isang babaeng dalaga at iba ang lahi nito. At napakabait maging ang pamilya nito. At mahal na mahal nito ang ate at magulang ni Pablo. Nagkaanak si Pablo ng 2 at masayang masaya siyang tumanda kasama ang kanyang pamilya. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong panonood. Ngayon, ay isa-shoutout ko muna ang mga masugid nating tagapagsubaybay dito sa Vonnie Malia TV. Shoutout kay Leticia Lantiwen na nakikinig at nanonood sa atin mula sa Macau. At shoutout din kay Perla Carlos ng San Carlos City, Pangasinan. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagmamahal. Shoutout din kay Evelyn Awid. Maraming salamat po sa suporta at pagmamahal. Sa mga gustong magpa-shoutout ay mag-comment lamang po kayo sa baba. At sa susunod na video natin ay isa-shoutout ko kayo. Maraming salamat po sa inyong suporta.